Para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 sa Eleksyon 2022, may mga ipagbabawal po ang Comelec sa panahon ng kampanya. At kabilang diyan ang nakasanay ng pakikipagkamay na mga kandidato at paghalik sa mga bata o sanggol. May unang balita si Cedric Castillo. Sa tuwing sasapit ang eleksyon, kahit nasa ligawan stage pa lang ang mga botante at kandidato, hindi maiwasan kung minsan ang maging super close. Pero sa darating na eleksyon 2022 at sa gitna ng COVID pandemic, magiging strict daw ang parents, este ang Comelec. Public displays of affection used to be part of the whole idea of campaigning. As they say, politicians go out to shake hands and kiss babies. You're not going to be able to do that anymore because that will certainly be very risky behavior. And yes, that qualifies as public displays of affection and that will have to be strictly regulated. Ayon sa Comelec, bagaman hindi maituturing na election offense ang mga nabanggit na aksyon dahil sa banta ng COVID-19, dapat daw ay may kaukulang parusa ang mga ito alinsunod sa guidelines ng National Task Force Against COVID-19. Sinusubukan paraming kuna ng pahayag ang NTF. Sa forum ng House Committee on People's Participation, sinabi ng Comelec na malabong gawing higit pa sa isang araw ang botohan sa May 2022 para lamang masigurong may social distancing sa polling centers. It's not in the law. There are significant security concerns when you say you have to postpone the continuation of the elections until the following day. Sa ngayon, pinag-aaralan ng Comelec na gawing mas mahaba ang oras ng botohan, halimbawa ay 6 a.m. hanggang 6 p.m. o 12 oras. Pero ang malinaw daw, posibleng hindi na uubra ang dating sistema sa loob ng voting center. The standard has always been that in any polling place, there should be room for at least 10 people voting at the same time. We are exploring a range of possibilities now, and the most extreme of these possibilities is that that number will be brought down to 5 people. Notice that I said 5 people, not 5 voters. Sa tanong naman kung papayagan ba ang mass gatherings sa campaign period, sagot ng Comelec, hindi ito dapat iban, bagkus ay kontrolin na lamang, lalo pat ito ang pinakamadaling paraan para ilapit ang kandidato sa lahat ng botante saan mang lupalop ng bansa. Para sa unang balita, Cedric Castillo reporting. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.